Isa pong magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Mula po dito sa ating bansa, sa buong Pilipinas, isa pong magandang, magandang hapon po ang aking bati sa inyong lahat o magandang tanghali dahil medyo tanghali pa. At sa lahat naman po ng ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Panginoon dahil andito na naman po tayo patuloy at patuloy na magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin. Samahan niyo po ako at sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At pagpasensyahan nyo na po dahil talagang hindi po maiwasan ang mga ingay, ang mga nagsasalita dito po sa ating mga kapitbahay ay talaga pong nakakota po ng ating video. I-concentrate na lang po natin sa salita ng Diyos na aking babasahin ang ating pandinig. Ngayon po ay nasa day 46 na po yata tayo ngayong araw. At salamat sa ating Panginoon sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, habang tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nandito na po tayo sa aklat ng hukom. At sisimulan ko na po mga kaibigan, patuloy po tayong gabayan ng ating Diyos. Dito po sa hukom chapter 7. Sabi po dito sa Hukom chapter 7, ang title po nito, nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Kinabukasan, maagang lumakad si Jerubbaal o si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod, samantalang ang mga Midianita ay nasa gawing hilaga sa kapatagan sa may burol ng Mor. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, napakarami ng kasama mo, baka akalain nilang nalupig nila ang mga Midianita, nang di dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa kanila, sa lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ang natira ay 10,000 lamang. Sinabi uli ni Yahweh kay Gideon, marami pang natira, isama mo sila sa tabi ng batis. Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganun nga ang ginawa ni Gideon, pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamagitan ng kanilang mga palad at iinom na parang aso. Gayon din ang mga luluhod sa pag-inom. Ang sumalok ng tubig upang uminom ay 300 lamang at yung iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 na sumalok sa pag-inom, ang isama mo sa paglaban sa mga Midianita, pauwiin mo na yaong iba. Matapos kunin ang mga kagamitan, pinauwi ni Gideon ang lahat ng Israelita maliban sa 300. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa kapatagan ng pinanunungan nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, rusubin na ninyo ang mga Midianita at malulupig ninyo sila kung nag-aalinlangan ka sa hanggang ngayon, kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, isama mo ang bataan mong Sipura at subukan ninyo sila. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Kaya siya at Sipura ay palhim na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita, ang mga ito, pati ng mga Amilisita at mga tribo sa paligid ay naglipana sa kapatagan, hindi mabilang sa dami. Ang kanilang mga kamilyo ay sindami naman ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, napanaginipan kong may isang tinapay na si Badang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tulda at ito'y bumagsak. Sagot ng isa, iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Tayo at ang Midian ay palulupig sa kanya ng Diyos. Nang marinig ito ni Gideon, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, sila ni Pura ay nagbalik sa kampo at sinabi sa kanyang mga kasamahan,
Humanda kayo at ipalulupig na sa atin ni Yahweh ang mga Midyanita. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan, bawat isa'y binigyan niya ng tambuli at gusi na may sulo sa loob. Sorry po. Sinabi niya sa kanila, pag malapit na tayo sa kanilang kampamento, tignan ninyo ang gagawin ko at gayahin ninyo. Pag narinig ninyong hinihipan namin ang aming tambuli, hipan na rin ninyo ang inyong tambuli. At sumigaw kayo ng kay Yahweh at kay Gideon. Maghahating gabi na, halos kapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang makalapit sa kampo ng mga Midyanita sina Gideon. Hinipan nila ang kanilang tambuli, sabay basag ng kanilang mga gusi. Sabay-sabay nilang binasag ang kanilang gusi at hinipan ang kanilang mga tambuli. Tanga ng kaliwa ang sulo at nasa kanan ang tambuli habang isinisigaw ang kay Yahweh at kay Gideon. Bawat isa'y hindi umaalis sa kanilang kinatataguan sa paligid ng kampo, samantalang nagkakagulo sa takot ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag-ihip ng tambuli ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo, kanya-kanya silang takbo tungo sa Sirera hanggang Bitsita at Abel Mihola malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang kalalakihan sa mga lipi ni Naphtali, Aser at Manasis at ipinahabol ang mga Midyanita. Si Gideon ay nagpasugo sa lipi ni Ephraim at pinagabang sa ilog Jordan hanggang sa batis ng Bitbara. Inabangan nga nila at tinugis ang mga Midyanita. Nabihag nila ang dalawang pinunong sina Urib at Siib. Pinatay nila si Urib sa batong Urib at si Siib sa kataasan ng ubas ni Siib. Pagkatapos, dinala nila kay Gideon sa ibayo ng Jordan ang ulo ng mga ito. Chapter 8. Nalupig ang mga Midyanita. Pagkatapos ng laban ng iyon, pumunta kay Gideon ang mga lalaking kabilang sa lipi ni Ephraim. Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo dinigma ang mga Midyanita? Paggalit nilang tanong. Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit sa nagawa namin. Malumanay na sagot ni Gideon. Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midyanitang sina Urib at Siib. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan? Nang marinig nila ito, naglubag ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay inakatawid na sa ilog Jordan. Bagamat hapong-hapo, patuloy pa rin nilang tinutugis ang mga Midyanita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga-roon, kung maaari bigyan ninyo kami ng pagkain. Lambot na kami sa gutom at kailangan pa naming tugisin ang dalawang haring Midyanitang sina Zeba at Salmona. Ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, hindi namin kayo bibigyan ng pagkain hanggang hindi ninyo nabibihag sina Zeba at Salmona. Dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Pag nahuli namin si Zeba at Salmona, pahirapan ko kayo ng pamalong balot ng tinik. Pagkasabi nito, yung nagtuloy sila sa Pinuel at doon nagtanong ng pagkain, ngunit ang sagot ng mga taga-Roon, tulad din ang sagot ng mga taga-Sukot, sinabi niya sa kanila, tinitiyak ko sa inyong kami makababalik dito. Pagbabalik namin, iguguho ko ang turi ninyong ito. Sina Zeba at Salmona, inasakarkor noon, kasama ang nilalabin lang kawal na 15,000 pagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Namaybay sina Gideon sa gilid ng ilang sa silangan ng Noba, at Jobbea sa kabiglang sumalakay, tatakasan na sina Zeba at Salmona, ngunit nahuli sila ni Gideon dahil dito nasiraan ng loob ang mga kawal. Nang magbalik sina Gideon sa pasong Hiris, sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga pinuno at matatanda ng Sukot, at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y nagtanong sa inyo ng pagkain? Natatandaan pa ba ninyo ang sinabi ninyo sa akin na hindi niyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli si Zeba at Salmona?
Bagamat no ilupaypay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon. At nagpakuha siya ng isang tinikang sanga ng kahoy at pinahirapang mabuti ang mga pinuno ng sukot. Pagkatapos ay ginibaan nga ang tori sa pinuel at pinatay ang mga lalaki roon. Pagkaraan, binalingan niya sina Ziba at Salmuna. Ano ang itsura ng mga pinatay ninyo? Tanong niya. Kamukha mo, parang mga anak ng hari, sagot nila. Sinabi ni Gideon, sila yung mga kapatid ko. Isinumpa kong hindi kayo papatayin kung hindi ninyo sila pinatay. Bumaling siya sa pinakamatanda niyang anak na si Jeter at sinabi, patayin mo sila. Palibhas ay bata, natakot itong pumatay ng tao kaya hindi niya sinunod ang kanyang ama dahil dito. Sinabi ni Nazeba at Salmuna kay Gideon, bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay sa kanyang kapwa, kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa liig ng kanilang mga kamilyo. Nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na ang iyong angkan ang maghari sa amin, sumagot si Gideon, hindi ako ni ang aking anak ang maghari sa inyo kundi si Yahweh. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo, patuloy niya. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita pagkat iyon ang ugali ng mga taong ilang. Sumagot sila, buong puso namin ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat na nakuha nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, umabot ng 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga purpurang kasuutan ng mga hari ng Madian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa liig ng mga kamilyo. Mula sa gintong na samsam ni Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyos at dinala si Ophrah na sa kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyos ang ipinagawa ni Gideon at iyon ang malaking kasalanang nagawa nila kay Yahweh. Ganap na nalupig ng Israel ang Madian at hindi na nakabawi. Naghari sa Israel ang kapayapaan sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Si Gideon ay nanirahan sa sarili niyang bahay. 70 ang anak niya pagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang kinakasama sa Sikem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelek. Matanda na nang mamatay si Gideon. Siya inilibing sa libingan ng kanyang ama sa Ophrah sa lungsod ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon, ang Israelita hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod kay Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway. Hindi sila tumawanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito sa Israel. Chapter 9. Si Abimelek. Pagkalipas ng mga araw, si Abimelek ay nagpunta ng sa Sikim. Sa mga kamag-anak ng kanyang ina, sinabi niya sa mga ito, itanong ninyo sa lahat ng taga-Sikim kung alin ang gusto nila. Pamahalaan sila ng 70 anak ni Jerubbaal o ng iisang tao. At huwag ninyong kalimutan ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Ang mga taga-Sikim ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelek. Pinagkakaisahan naman ng mga taong ng mga itong siya na ang mamahala sa kanila. Magkakamag-anak din lang sila. Binigyan nila si Abimelek ng 70 putol na pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal Berit. Ibinigay naman niya rito sa ilang tao roon na walang magawa at sila'y kanyang isinama. Nagpunta siya sa Ophrah sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa isang bato ang 70 kapatid niya kay Jerubbaal. Lahat ay napatay niya laban kay Joatam na siyang pinakabata pagkat nakapagtago ito. Ang mga taga-Sikim at Bitmilo ay sama-sama nagpunta sa may sagradong puno ng insina sa Sikim at itinalagang hari si Abimelek. Nang mabalitaan ito ni Jotam, tumayo siya sa itaas ng bundok sa Gerizim at humyaw, mga taga-Sikim, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang olibo, kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, ikaw na ang maghari sa amin.
Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kahit sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin, sumagot ang ubas. Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin, ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari. Sumilong kayo sa akin, kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sidro sa Libano. Ngayon, patuloy ni Jotham, matuwid ba ang pagtatalaga ninyo kay Abimelech bilang hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo kay Jerubbaal at sa kanyang sambahayan? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Sinuong niya ang panganib para iligtas kayo sa mga Midyanita. Ngunit ngayon, pinagtaksila ninyo ang kanyang sambahayan. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa isang bato. At si Abimelech na anak niya sa labas ang itinalagan niyong hari pagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Jerubbaal at sa kanyang sambahayan. Ipagpatuloy ninyo, magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y magkagalit kayo. Pagkasabi nito'y patakbong lumayo si Jotham at nagtago sa bir dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. Mula noon, ang Israel ay pinamahalaan ni Abimelech. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, siya at ang mga taga-Sikem ay kagalit ng Diyos na sira ang maganda nilang palagayan. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang nagsulsol sa kanya na patayin ang 70 anak ni Jerubbaal. Ang mga taga-Sikem ay nagtalaga ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Ito yung nabalitaan ni Abimelech noon. Si Gaal, na anak ni Ebed, ay nagpunta sa Sikem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanila ang mga taga-roon, namitas sila ng ubas at kinatas, ginawa niya itong alak. At sila ay nagpista, sa kainitan ng pista, pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na nililibak si Abimelech. Sinabi ni Gaal, bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya? O iahambing sa mga taga-Sikem. Hindi ba anak lamang siya ni Jerubbaal at pati ni Zebul ay sunod-sunuran sa kanya? Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng nuno ninyong si Hamor. Kung papayag kayo, ako ang mamumuno sa inyo. Tiyak na malulupig natin siya. Sabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami. Nabalitaan ni Zebul at taga-pamahala ng lungsod ang pinasabi ni Gaal at siya ay nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa aroma at pinasasabi, si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Sikem. Pinag-aalsa nila ang mga taga-Sikem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi, isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Pag lumaban si Gaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Kaya lumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila nag-apat na pangkat at nagtago muna sa labas ng Sikem. Kinaumagahan tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Sina Abimelech naman ay lumitaw sa kanilang kinatataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Zebul, may mga taong nang gagaling sa kabundukan. Sumagot si Zebul, anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Ang tingin mo lang ay tao. Sinabi uli ni Gaal, may mga taong nanggagaling sa may paso. May isang pangkat pang nagbubuhat sa may sagradong puno ng insina. Sinabi na sa kanya ni Zebul, makita ko ngayon ang yabang mo. Di ba't itinatanong mo kung sino si Abimelech para sumakop sa atin? Sila na iyon, bakit di mo sila labanan? Tinipon nga ni Gaal ang mga taga-Sikem at hinarap sina Abimelech. Ngunit nagapi siya, kaya napilitang tumakas. Tinugis siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok sa lungsod. Nagbalik na sa aroma si Abimelech, si Gaal naman at ang natira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Zebul sa Sikem at pinagsabi ang huwag nang magbalik. Kinabukasan,
Ang mga taga-Sikim ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang nang makita nila ang mga taga-Sikim. Pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay, samantalang pinapatay ng dalawang pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sina Abimelech ay maghapong nagipaglaban sa mga taga-Sikim bago nila naubos ang mga taga-roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabuga ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Sikim, nagtago sila sa templo ni Baal Berit. Nalaman ito ni Abimelech kaya sinama niya sa bundok Salmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, umutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan lahat ng tauhan niya. Ipinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito'y itinambak nila sa ibaba ng turi at sinigan. Namatay na lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati ang mga babae. Pagkatapos, sina Abimelech ay nagtuloy sa Tibis at sinakop iyon. May matibay na muog doon na pinagtataguan ng mga taga-Tibis. Na makapasok na ang lahat, sinarahan nila ang daan at sila'y umakit hanggang sa bubungan. Sinundan sila ni Abimelech at sisigan na nasana ang muog, ngunit siya'y binagsaka ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang bata at sinabi, patayin mo ako na iyong tabak para hindi nila sabihin babae lamang ang nakapatay sa akin. Kaya siya'y sinaksak ng kanyang bataan at namatay. Nang malaman lang patay na sa Abimelech, nag-uwian na ang mga kawal Israelita. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Sikim tulad ng sumpa sa kanila ni Jotham, Sinatula at Jair. Chapter 10. Pagkamatay ni Abimelech, si Tula ang naging hukom ng Israel. Si anak ni Puwa at apo ni Dodo buhat sa lipi ni Issachar. Sa Samir, siya nakatira sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang namahala sa Israel at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tula ay si Jair na taga-Galaad at namamahalang 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Galaad ay may 30 lungsod na ang tawag ay lungsod ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Amonita. Ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at mga Astaroth. Ang mga Diyos-Diyusan ng Syria, Sidon, Moab, Amon at Palestina. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at minayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filistiyo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Galaad. Sa silangan ng Ilog Jordan, sinalaki rin ng mga Amonita Filistiyo. Ng mga Amonita at Filistiyo, ang mga nasa ibayo ng ilog ng Jordan, ang mga lipi ni Judah, Benjamin at Ephraim, anupat nalagay sa gipit ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo, Yahweh, tumalikod kami sa inyo at sumamba sa mga Baal. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo pa hirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filistiyo, Sidonyo, Amilisita at mga Maunita, dumain kayo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikdan ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan? Ngunit patuloy ang pamamanhik ng mga Israelita. Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang ibig ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Ng araw rin yaon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh dahil dito muli niyang nilingap ang mga Israelita. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Amonita at ang mga Israelita. Ang mga Amonita ay nagkampo sa Galaad, sa Mispa naman ang mga Israel. Nag-usap ang mga taga-Galaad at lahat ng taga-roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita
ay siya nating kilalaning puno ng buong Galaad. Chapter 11 po. Si Jephthah. Si Jephthah na taga-Galaad ay isang matapang na mandirigma. Si Galaad ang kanyang ama at ang ina niya ay isang masamang babae. May anak pa si Galaad sa kanyang asawa at nang lumaki ang mga ito, pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, "Hindi ka makatitikim ng mana mula sa aming ama pagkat ikaw ay anak sa ibang babae." Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon nag-ipon siya ng ilang taong itinakwil ng lipunan at sila'y nagsama-sama. Pagkaraan ng maraming araw, nilusob ng mga Amunita ang Israel dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo ng mga pinuno ng Galaad. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pagkikipaglaban sa mga Amunita." Sumagot si Jephthah, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin? Kaya ninyo ako pinaalis sa Galaad. Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon pagkat nais namin ikaw ay makasama namin sa pagkikipaglaban sa mga Amunita. Ibig din namin ikaw ang mamahala sa Galaad." Sinabi ni Jephthah, "Pag isinama ninyo ako sa pagkikipagbaka sa kanila at nilaob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalani ninyong puno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming puno." Narinig kami ni Yahweh, si Jephthah isumama sa kanila sa Galaad at itinilaga roon bilang pinuno. At sa pagkakataong yaon, sinariwa niya sa mispa sa harapan ni Yahweh ang mga kondisyon niya sa pagtanggap sa tungkuling yaon. Si Jephthah nagpasugo sa hari ng mga Amunita at kanyang ipinatanong, "Bakit ba ibig ninyo kaming lusubin?" Sagot ng hari ng mga Amunita, "Ibig naming mabalik sa amin ang aming lupain. Pagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, sinakop nila ang aming lupain mula sa ilog ng Amo ng Arnon hanggang sa ilog ng Hubok ng Jabok." Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo at pinasasabi, "Wala kaming kinakamkam na lupa ng Moab o ng Amon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa ilang patungong luok ng aga ng Akaba hanggang sa Kadis. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pintulot na dumaan sa lupaing ito, ngunit hindi pinayagan. Gayon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Kadis. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang nililisan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab. Sa ibayo ng ilog Arnon, doon sila humimpil. Hindi sila tumawid ng ilog pagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon kay Haring Sihon ng mga Amoryo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain ito, ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon niya sa jahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita, ngunit sila'y ipinalupig ni Yahweh sa mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoryo sa dakong yaon ay nasakop ng mga Israelita buhat sa Arnon sa timog hanggang sa Jabok sa hilaga at buhat naman sa ilang sa silangan hanggang sa Jordan. Sa kanluran, kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoryo upang ang lupain nila'y tirhan ng mga Israelita. At ngayon ibig ninyo itong kunin? Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosan ninyong si Simos. Ngunit huwag ninyong pakikialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Akala mo ba'y mas malakas ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? At minsan ba'y tinangka niyang digmain ng Israel? Hindi ba't ang mga Israelita ay 300 taon nang naninirahan sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan sa paligid nito, at sa mga lungsod sa palibot ng Ilog Arnon? Bakit ngayon lamang ninyo naisipang kunin ang mga ito? Wala kaming ginagawang masama sa inyo, bakit ninyo kami ginugulo? Si Yahweh ang bahalang humatol sa atin, ngunit ang pasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng Amunita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Nagpunta siya sa Galaad at Manasis. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, at saka nagpatuloy upang salakayin ang mga Amunita. At nangako si Jephthah kay Yahweh ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amunitang ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jephthah ang Amunita at pinagtagumpay siya ni Yahweh.
Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aruer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel Keramim. Marami silang napatay na Amonita, ang anak ni Jephthah. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa salo ng kanyang tamburin. Siya lamang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, hinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kaibigat, na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon, na ipangako ko kay Yahweh na ihandog ko sa kanya ang unang kasambahay. Kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa unang 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi nagkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako kay Yahweh, at siya ay namatay na isang dalaga. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na ipagluksa ng mga kababaihan ang kamatayan ng anak ni Jephthah. Ituloy ko na po, mga kaibigan, sa chapter 12, si Jephthah at ang lipi ni Ephraim. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon at pinahanda sa pakikipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng Ilog Jordan at nagpunta sa Safon upang harapin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mo yan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jephthah, "Kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Nanghingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya isinuong ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Niloob naman ni Yahweh na magtagumpay kami. Ito ba ang dahilan kaya ninyo kami ibig digmain?" Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim, pagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Galaad ay kasiraan ng Ephraim at Manasis." Ang mga taga-Ephraim ay nalupig ng mga taga-Galaad. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang ibig tumawid, tinatanong nila kung taga-Ephraim. Pagsamagot ng hindi, ipasasabi nila ang salitang Shibulit. Kung hindi ito mabigkas na mabuti at sa halip niyon ay sabihing Sibulit, papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. At ng panahong iyon, umabot sa 42,000 na taga-Ephraim ang kanilang napatay. Si Jephthah ay 6 naging hukom ng Israel. Nang siya mamatay, inilibing siya sa sariling bayan sa Galaad, sina Ibsan, Elon at Abdon. Nang mamatay si Jephthah, si Ibsan na taga-Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang hukom ng Israel. 6 ang kanyang anak, 30 lalaki at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 siyang namahala sa Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Pagkaraan ni Ibsan, si Elon na taga Zabulon ang naging hukom sa Israel, at ito'y tumagal ng 10. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zabulon. Ang malili kay Elon ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya ay may 30 apo. Bawat isa sa kanila ay may sariling asno. Ang pamamahala ni Abdon ay tumagal ng 8. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalisita. Ayan po ang ating Word of God ngayong araw, from chapter 7 ng Hukom hanggang chapter 12.
Bukas po ay magsisimula tayo sa chapter 7. Alam niyo mga kaibigan, oh, yung tagrima lang sa isip ko dito, yung ipinangako ni Jephthah sa Panginoon na kapag sino man sa kanyang sambahayan ang naunang bumati o sasalubong sa kanya, ito'y kanyang papatayin o pag-ihandog kay Yahweh. At ang nakita ko rin po dito sa puso ng kanyang anak na babae na dalagang-dalaga at wala pang asawa, malinis na malinis, ay hindi po siya nagdalawang isip na bakit naman, Ama, bakit naman kasi nangako ka kay Yahweh? Pero buo din sa kalooban ng kanyang anak na ihandog siya ng kanyang ama at nanghinga siya ng isang pabor na hanggat maari ay after 2 months pa dahil siya ay pumunta sa bundok kasama ng kanyang mga kaibigan. Ayan po, kaya minsan nakakatakot po na mangako tayo sa Diyos na hindi po natin kayang tuparin. Kasi once na hindi po natin natupad, magagalit po talaga ang Panginoon sa atin at makakatikim po talaga ng palo. At ito naman po mga buhay ng mga Israelita ay kahit gaano katagal yung panahon na hindi na sila kumikilala kay Yahweh. Sabi nga ni Yahweh, o yung inyong mga Diyos-Diyosan, bakit hindi kayo doon humingi ng tulong? Ngunit hindi huminto ang mga Israelita sa paghingi ng tawad sa Diyos at kanila pang binasag yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang tunay na pagsisisi ay yan lang ang tinitignan ng ating Panginoon, na kapag nakita niya na totoo ang pagsisisi ng ating puso sa mga nagawa nating kasalanan, ay muli na naman niya po tayong patatawarin, muli na naman niya tayong tatanggapin. Dahil ang pag-ibig po talaga ng Diyos ay dakila, wala pong katulad, walang kapantay. Kaya pinatawa na naman niya ang Israelita at patuloy naman niyang nilingap. Ano po, kahit man po si Jephthah ay bilang leader ng mga Israelita ay talagang habang nakikidigma ay nakita ng Diyos na tama ang kanyang puso. Masakit man sa kanya, gaano man katindi, ang sakit sa kalooban ni Jephthah ay talagang kanya pong tinupad ang kanyang pangako sa Diyos na papatayin niya ang sinamang mauna na babati sa kanya sa kanyang pag-uwi mula sa digmaan. At yun nga po, ang kanyang anak na babae na talagang masakit man sa kanyang kalooban ay talagang sinunod niya po yung kanyang pangako. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Yahweh o sa ating Diyos. So yun lang mga kaibigan. Habang tayo po ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos sa bawat araw, ay meron po tayong nakikita, natututunan, na kikilala po natin ang karakter ng Panginoon at ang mga kaugalian ng mga iba't ibang lahi maliban sa Israelita. Pero ang nakita ko lang po din dyan, ang mga naglalaban-laban na nitong bandang huli ay talaga pong mula po sa angkan ng Israel pa din na nagkanya-kanya na ng grupo, nagkanya-kanya ng lugar, nagkanya-kanya ng mga lupain. At talagang manabasa po nga ako doon na hindi talaga marunong tumanaw ng utang na loob ang tao sa Diyos. Hanggang man po sa kapanahon na natin, may mga panahon po na kapag may sakit ang tao ay nagsasabi na, Lord, pagalingin mo lang ako, magpapakabait na talaga ako. Talagang gagawin ko na po ang lahat ng tama. At ngunit, pagkatapos po ng lahat, pag ibinigay na ng Diyos yung kahilingan ng tao, ay balik na naman ang tao doon sa dati. Ano po? Paulit-ulit. Ngunit nakita ko po dito. Darating po ang panahon na hindi na po pakikinggan ng Diyos ang tao. Titikisin na ng Diyos ang tao. Kaya mga kaibigan, habang may oras pa, habang bukas pa po ang kalangitan at bukas pa ang pandinig ng ating Diyos, lumapit na po tayo sa Panginoon at magsisi na ng kasalanan upang tayo po ay kanyang tanggapin kapag tayo po ay kanya ng itinuring na anak niya.
Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyong lahat. Salamat sa Diyos dahil nakakabasa pa po ang inyong Lola Relly Mix Stories o Nanay Relly Mix Stories. Salamat sa Diyos dahil ang araw na ito po ay medyo maganda po ang ating pakiramdam. Wala po tayong nararamdamang atake sa ating physical na katawan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo at tumatawag na po ang aking ang aking leader po sa aming small group. May Bible study po kami ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa hindi po kayo magsasawa sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen.